Ang pag-aalaga ng halaman at pagsasaka ay isa sa pinaka-nakakaaliw na gawain. Ito ay nagtatanggal sa atin ng stress at kalungkutan. Sadyang napakasarap pagmasdan ng mga halaman na namumukadkad at nabubuhay. Pero kung minsan ay may pagkakataong nabibisita ang ating mga pananim na mga buhay ilang. Mga buhay ilang na naghahanap ng makakain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng insekto na hindi dapat nating patayin. Ang mga airwig ay isa sa ating malimit makita sa mga nyugan at mga palayan. Kung minsan ay napupunta din sila sa ating mga hardin. Tinataya na mayroong 2,000 species ng airwig ang makikita sa buong mundo. Sila ay kabilang sa insect order na Dermaptera. Ang katangian ng mga nilang na ito ay ang kanilang mga tila maliliit na pansipit na makikita sa kanilang mga likuran. Ang pangalan nilang airwig ay galing sa kanilang mga itsura. Kapag binuka kasi ang kanilang mga pakpak, ay naghaanyo itong tenga ng mga tao. Noong nakaraang mga taon, isa ang Pilipinas sa pininsala ng mga coconut leaf beetle. Ang mga beetle na ito ay sumisira ng pananim na nyog. Sadyang napakalaki ang naapektuhan nito sa ating bansa. At isa nga, ang naging solusyon nila ay ang pagpaparami ng mga black airwigs. Nakita kasi ng mga eksperto na mabisa ang paggamit ng mga airwig kontra sa mga coconut leaf beetle. Ito ay dahil pareha sila ng oras na paglabas dahil ang mga airwig na ito ay mga nocturnal. Napaka-agresibo din ng mga airwig sa pagkain ng mga beetle. Mababa din ang epekto ng insecticide sa kanila. Ito din ay hindi masakit sa bulsa ng mga magsasaka. Sa ngayong panahon, patuloy ang pagpaparami ng mga airwig dito sa ating bansa. Kilalang kilala natin sila dito sa Pilipinas. Hindi ito makakapagtaka dahil meron silang halos 2,000 uri sa buong mundo. At nakatira sila sa mga tropical na bansa. Ang isa sa nakakamanghang katangian ng mga nilalang na ito ay kaya nilang ikutin ng 180 degrees ang kanilang mga ulo. Ito ay para magkaroon sila ng napakalawak na pagtingin. Ang mga insekto na ito ay malapit na kamag-anak ng mga anay at ipis. Sinasabi nga na nagmula lang sila sa iisang uri. Nagkakaiba-iba lang sila dahil sa uri ng kanilang pamumuhay. Kapag nagpaparami naman ng mga nilalang na ito, ang mga babae ay sadyang kinakain ng mga lalaki pagkatapos ng kanilang pagme-mating. Ang unang katangian na makikita mo sa kanila ay ang kanilang mga kamay o paa na ginagamit nila sa pagkain. Ito kasi ay tila nangangarate. Ang mga nilalang na ito ay kumakain ng iba't ibang uri ng insekto na nakakasama nila sa mga halaman. Andyan ang mga uod o caterpillar na matatakaw kumain ng mga dahon, mga cricket na sumisira ng pananim at mga beetles. Ang pagdami nila sa ating halamanan at bukirin ay magandang senyales na kakaunti lang ang insekto na namiminsala sa ating mga halaman. Kung makakita ka ng mga ganitong insekto, ay huwag na nating hulingin at patayin dahil isa sila sa ating mga kaibigan na tumutulong sa atin. Sino nga ba ang hindi mauhumaling sa kanilang kagandahan? Pero bakit nga ba sila tinawag na ladybug? Lahat nga ba sila ay babae? Ang sagot dito ay hindi lahat sila ay babae. Pero bakit nga ba sila tinawag na lady? Para malaman natin ang sagot, ay magbalik tanaw tayo sa panahon ng Middle Ages sa Europa. May panahon kasi noon na dumami ng husto ang mga aphids o isang uri ng insekto na naninira ng pananim ng mga tao. Ang mga tao ay nagdasal kay Maria na ina ni Jesus o tinatawag na Virgin Mary o Virgin Lady.
at sinasabi na nadinig ang dasal na iyon kaya dumating ang mga beetle na ito. Sa panahon na dumating ang mga beetle, tinawag nila itong Our Ladybug. O sa paglipas ng panahon, tinawag na rin itong Ladybug. Alam nyo ba na ang lasa ng mga ladybug ay hindi maganda? Ito ay dahil sa isang kemikal na nilalabas ng kanilang mga paa kapag nakakaramdam sila ng panganib. Ang mga ladybug ang isa sa pinakakinabangang nila lang ngayon sa bundo ng pagsasaka at pagkahalaman. Bukod kasi sa aphids, kinakain din nila mga white flies at mga potato beetles. At sa kanilang buong pagkabuhay ay kaya nilang kumain ng halos 5,000 aphids. Ito ay sadyang napakarami. Maraming uri ng wasp ang nabubuhay sa mundo. Ang iba dito ay merong dalang panganib sa tao. Ang iba naman ay ating kaibigan. Isa na nga dito ang Braconid wasp. Madalas natin silang makikita sa mga bahay, hardin at palayan ng mga malalapit sa putikan. Nakakalungkot isipin na kadalasan silang kinakatakutan at pinapatay dahil may dala silang venom. Pero hindi natin alam na sila ang nagliligtas sa ating mga halaman laban sa mga uod at caterpillar na naninirahan sa mga dahon ng ating mga inaalagaan. Kadalasan silang makikita na meron daladalang putik. Ito ay ginagamit nila sa paggawa ng kanilang mga bahay. Kapag yari na ang kanilang mga bahay ay naghahanap sila ng mga maliliit na uod. Ang mga maliliit na uod na ito ay halos hindi natin nakikita pero kinakain nito ang mga dahon. Huhulihin nila ang mga uod na ito at gagamitin ang kanilang mga venom upang maparalisa ang kanilang mga biktima. Agad nila itong dadalhin sa kanilang mga bahay at lalagyan ng itlog sa loob. Kapag ang itlog na ito ay napisa, ay kakainin nila ang mga uod na hinuli ng kanilang mga magulang. Sadyang kakaiba ang uri ng kanilang pagpaparami, pero sa huli ay tumutulong pa rin sila sa atin, kaya magandang pabayaan na lang natin sila at huwag nang papatayin. Kilalang kilala sila sa angmang panig ng mundo. Sila ay merong iba't ibang uri, laki at katangian. Ang mga malalaking gagamba na tinatawag nating tarantula ay kumakain ng mga ipis, tipaklong at iba't ibang uri ng insekto na sumisira sa halaman. Ang mga jumping spider naman ay kumakain ng mga maliliit na insekto. Isa na nga dito ang lamok na nagpaparami sa mga katubigan. Ang mga orb weaver spider naman ay kumakain ng mga lamok, langaw, ipis at tipaklong na napupunta sa kanilang mga sapot. Nakakalungkot lang na isipin na unti-unti na silang kumukunti sa ating kalikasan. Ito ay dahil sa pagkuli, pagbenta at pagsasabong sa kanila. Kung may mapadpad man sa inyong halamanan, ay huwag na nating patayin at hayaan na lang nating magparami. Nakilala natin ang 5 nilalang na kung minsan ay hindi natin alam na nakakatulong pala sa atin. Mga nilalang na pinipigilan ang pagdami ng mga insekto na merong dalang pinsala sa ating mga halaman. Sana sa susunod na makita natin sila ay huwag na natin silang hulihin at patayin upang mas makatulong sila sa atin. Bago ko tapusin ang video na ito, inaanyayahan ko kayo na maging parte ng bagong yugto ng channel na ito. Nagbukas kasi ng maliit na channel membership ang channel. Ang membership na ito ay para sa mga tao makakuha ng mga perks katulad ng sticker, planner at t-shirt na manggagaling sa ating channel. At habang nakakakuha ng perks ay makakatulong din sa kalikasan. Dahil idodonate natin ang ilang porsyento ng channel membership profit sa ilang foundation. Alamin ang buong detalye nito sa video na nasa itaas. At upang maging kasama namin sa bagong yugto, mararapat lang na pindutin
ang join button katabi ng pangalan ng channel at piliin lang ang angkop na label na nais. Hanggang dito na muna ako at see you sa aking susunod na episode. Ang kalikasan ang ating kayamanan. Kung ito ay pag-iingatan. Bye-bye!